Kakaila, mas mahirap ang paghahanap buhay nitong mga nakaraang araw. Halos zero visibility siya. Wala kaming makita, tubig lang sa baba. Pero yung likod, wala ako. Ngayon lang siya bumalik, yung mga ilaw na nakikita nyo. O pag nagbabangka na, malabo na yung daan. Kaya ingat na lang din. Dahil yan sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Isa itong uri ng polusyon sa hangin sanghinang vulkan. Ilang araw na ring naglalabas ang vulkan ng mataas na level ng nakalalasong sulfur dioxide at matataas na steam-rich plumes. Naitala noong Lunes, June 28, ang pinakamataas na antas ng sulfur dioxide na ibinuga ng Taal. Maari itong magdulot ng pananakit ng lalamunan, iritasyon sa mata at sakit sa respiratory tract. Pag lumalabas kami ng bahay, nahihirapan kami huminga na masakit sa lalamunan. Yung bata, hindi nawawala yung ubo, tsaka sipon. Yung anak ko, actually, kanina, pina-check up ko. Gawa nga ng hindi nawawala yung ubo niya, 3 days na. Tuloy naman daw ang kanilang pangingisda. Hindi raw kasi pwedeng matigil dahil sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero bukod sa VOG, pangamba ang bumabalik sa talisay. Nagaano kami kung bakit walang tigil ang usok niya. Yun, parang bumabalik pa rin yung takot namin. Kasi ang hirap talagang naranasan kung pag may nagbibigay sa amin ng feeding, talagang umiiyak ako dahil ng grabe talaga yung ano. Kasi hindi naman talaga ako taga rito eh. Kumbaga dayo lang din ako. Ngayon ko lang ito naranasan sa buong buhay ko. Kaya sobrang hirap. Habang nagpapakita ng aktibidad ang bulkan, hindi raw sila tuluyang matatahimik. Nagsimula na nga raw silang maghanda para sa muling paglikas. Lahat kami dito, talagang nakaready talaga yung mga dala namin. Tapos para pagka in case nga natatakbo kami, may madadala kami. Nananatiling nakataas sa alert level 2 ang Bulkang Taal. 24 oras na nakamonitor ang FIVOC sa lagay ng bulkan. Ang mga LGU naghahanda na sa biglaang pagpapalikas. Samantala, pinaaalalahanan ng mga residente sa mga lugar malapit sa Bulkang Taal na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang bintana at pinto. Kung kailangan naman lumabas, magsuot ng N95 mask. Uminom din ng maraming tubig at magpatingin sa doktor kung nakararanas na ng mga sintomas.